TLC, The Drama Special, Interactive. Interactive. Involve ka dito. Mula po sa Love Radio Manila, ang Diyosa na si Bebe Cristindera. Ang Reyna! Ang DJ po na may tita, Anya Chinita na magbibigay solusyon. Pwede rin naman na consummation. Isang pang dramahan. Isang pang yamutan. Isang pang yanan. Pagkaalaw na. Drama na. Drama na. Drama na ngayong Hayahe Thursday habang lakalakas si Cristindera. Eh kasi ikaw eh. Ginagaya lang kita. Well, ganyan kami mga malalambing. Ay, nako. Baka malandi. Grabe. Hard ko ngayon, bakit? Malandi agad, hindi mo pwedeng malambing lang. Tama, grabe ka sa akin. You're so hard. You know Try naman. Mo naman maging soft. You know naman, ako lang yung ganyan sa'yo. At ikaw lang yung nagaganyan ko. Nag-imagine tuloy ako mamatay niyo paano kapag naging soft. Eh, natanggulay. You're so malandi. Ano, I'm not malandi. Is it okay ba if I call you malandi? Okay, you can call me malandi, but I will call you malandi. Slut. I will call you malandi pa more. Grabe, jejemon pa rin. Yan tayo eh. Anyway, nako, ikaw masyado ka lang kasi naiingit sa akin eh. Kaya mo ko tinatawag na malandi. Ay, nako, excuse me, ba't naman ako maiingit sa'yo, Hoy, no? Teka ano lang. Ano kakaingitan ko sa'yo, yung eyeballs? Oo, oh, yung chan ko. Sabaga. Hoy, Tanya, marami na nagkakagusto sa akin, naiingit ka na sa akin, tinatawag mo na ako malandi. Asan sila? Asan sila? Kapag ka marami nagkakagusto, malandi agad, hindi pa pwede maganda lang. Kaya nga. Excuse me, no? Marami nagkakagusto sa'yo kasi flirt ka. Ayun tayo eh. Ay, ganyan nung high school, no? Bakit bully ka? Ganyan yung away nung high school. Actually, below the belt eh. Actually, ako yung binubully nung high school. Weh! Oo, hindi halata. Huwag kang ganyan. Hindi, totoo. Walang naniniwala. Ngayon na lang kasi gumaganti ako. Pero hindi totoo yan, di ba? Yung mga high school, minsan college pa nga eh. Oo. Below the belt kung tumirada. Tapos yung dadragin abangan sa gate. Kuri! Hindi mo pagtutulungan ng landi mo kasi. O, masama pa maging maganda. Oo nga. Ay, pero eto, speaking of, eto kasi yung quote natin for today. Eto na nga, eto. Inggit. Ang taas? Oo. Baba mo na konti. Inggit. Hindi, bababa, hindi ganyan. Ay, tinaanas ang kulalo. Para mainggit ka. Tayo eh. Ang inggit, ang emosyong pinakamahirap. Itago. O, tingnan mo si Tanya, hindi niya naitago. Yan tayo eh. Alam nyo, yung inggit, hindi yan natatago, nabubulok at nabubulok yan, lalabas at lalabas yan. Alam mo, ang inggit, kapag ka pinairal mo yan sa iyong sistema, ay, nako. Nako ba, pwede ka mamatay. Tama. Kapag ka pinairal mo yan sa iyong sistema, hindi ka magiging masaya. Correct. Pero bakit nga ba, eh, mas gusto namin marinig ang reaction mo ngayong araw ng Thursday. Yes, ngayong Hayahe Thursday, kapwa, mag-react ka naman sa quote natin na ang inggit, ang emosyon pinakamahirap itago. Gusto namin VM para maingay din kayo katulad namin, di ba? Tote labels. Para malaman namin kung dumami na ba talaga ang lahi ng madadaldal. So hanapin mo lang sa Facebook Yes FM Manila o kaya Love Radio Manila, tapos i-chat mo kami doon, i-message mo, hanapin niyo mo lang yung microphone, tapos lalabas yung bilog na pula nakasulat record yun na po. Lalo sa mga taga province, yan katulad mo kahapon, ang dami na talaga nagbibisaya kung ano-anong lengguwahe, dialekto. Pwedeng-pwede po kayo maki-involve. Corrected by kay makasabot ba nako si Tanya man lang din makasabot. Ako, makasabot ako. Dali siya makasabot. Ngane. Nagpataka lang siya paminaw. Ay, hindi ako paminaw. Ano daw? Ambot ni Muday, oy. Ambot at ni Muday Shepherd. Pwede kayo maki-involve. Mag-comment din kayo sa quote po na ipinost mo namin sa Facebook nga po ng Love Radio or Yes FM Manila. Or magpadala ng inyong komento via Twitter kung ikaw e Twitter addict. Uh-huh. Hashtag mo lamang isama mo sa Aldab. Ay, nako! Sa Showtime. Oh. Hashtag mo lamang TLCTDS Interactive. Or mag-text or mag-vibe ka sa amin. Ay, nako, tama. Ang number ni Cristindera, 0917-841-3951. Sa ulo na ni Ate, oh, nakita mo, ang galing niya. Ang galing nga eh. Number ni Tanya Chinita, 0915-2878-000. May nag-text tuloy, away na, go, pareho namang maganda. Hindi, ano lang namin po yun, skip lang, ano, intro. Corrected ba? At saka, hello kami, Tanya. Hello kami mag-aaw, excuse me, pareho talaga kami maganda, no? Yes. Kami ni Tanya mag-aaway. Che! Nagpa-plastikan lang kami, bakit? Excuse me. Pag ano, pagtapos
niya, hindi ko yan kakausapin. Wa-walk out yan si Tanya mamaya. Tapos hindi, mag-chat ako sa kanya, hindi siya magre-reply. Isisinsound ko siya. Kasi galit siya sa akin. Oo, tama. Tapos eh, teka lang, parang baliktad. Ako inaaway mo eh. So dapat ako yung mag-zinzone. Eh, di ba ikaw yung ano, bait-baitan? Ay, kaya nga dapat ako nag-zimzone kasi nasaktan ako. Hindi kasi nga nangunguna ka ano mambate. Wala na. Mambate. Mali yung script natin. Mali. Hindi kasi tayo nag-practice. Anyway, eto na nga. Makinig na tayo ng mga komento mula po sa ating mga kabisyo. Tama. Sabi dito ni Hiriko Hasuke Yuri. Tama po yan. Sa Yes FM Manila Facebook. Kasi po ang tao, Ate Tanya talaga, ay maiinggitin sa mga bagay man o hindi. Dahil po dyan nakakagawa tayo ng kasalanan tama sa kapwa natin. It's because sa inggit po. Hay nako, ang tao talaga. Hiriko Hasuke Yuri. Ba't ganun ang pangalan mo? May lahi ka? May lahi yan. May lahing ano. Maling spelling. Ano, umayos ka? Hi Mama Tanya at Christine. Alam nyo po, ang inggit ay isang malubhang karamdaman. Kaya sa mga inggitera dyan, get well soon. Oh my God. Ay, ito nilagay yung pangalan mo. Sayang match naman. Hay nako, umpisahan nyo na ang drama. Ang daldal nyo. Eh, gusto ko pang magsalita. Huwag kayo magulo. Uso po yan dito, marami ng inggit, kaya nagtatago na lang. Alam mo na, ako. Yun, walang pangalan. Sabi dito, Miss K, ipaglaban ang magaganda tulad natin. It's Asia. It's Asia? Oh, yun dito ba yan? Oo. Nakapunta na ba siya dyan, madam? Iba namang sinasabi mo, East Asia yun eh. Pangalan niya, Asia. Okay. East Asia, yung pagtawid dito, yung may mga babaeng ano, sumasayaw. It's Asia pala, hindi kala ko, East Asia. Nakamunta ka na ba doon? Hindi, panalaan lang yun na. Cross Boulevard yun, nadadaanan na ng bawat tao yun. Ay, East Asia, may babae na kahubad. Hello, meron ba? Oo. Oh, hindi natin alam, huwag kang ganyan. Yung tarpaulin. Hindi naman ako. Huwag kang ganyan, baka sabihin. Bakit? Binopromote? Hindi. Hello, Miss Tanya, yung inggit para lang yan sa mga pangit, sabi. O, hindi naman. Walang pangalan, lalaki nagsabi. Grabe ka naman. Grabe naman, ba't naman kami naiinggit? No? Pangit agad. Mm-hmm. Ako rin naiinggit sa mga ibang tao, normal lang yon. Pero I see to it na nakokontrol ko siya bilang respeto ko na lang sa sarili. Ah, sabi yan ni Paul sa text line. Sabi ni Marian de la Rama Concepcion, Mama Marian, Mama, like na like ko ang quote natin today. Siyempre, may tumawag, diba? Pero kaya ko yan. Tama ang inggit. Ang pinakamahirap itago kasi yung iba kahit mabaon sa utang, basta lang madaig ang taong kinaiinggitan. Oh, at ang inggit ang pinagmumula ng galit kasi pag nainggit na, nagagalit na sa tao umaangat sa buhay kahit di naman inaano. Ang daming ganyan dito. San ba yan? Ewan po. Sa Bulacan. Sabi naman dito sa Viber na online ngayon, tama po Mama Kay, ang inggit, ang unang sumisira sa isang magkaibigan ko, magkamag-anak. Ay. Ginagawa lahat para magaya lang kung anong meron ka. Si Grace po ito ng Korea, Mama Kay, lagi po kita pinapakinggan. At idol na idol po kita, batiin ko rin po ang sister ko na si Aloha Gagang rapper. Aloha. At sa mga anak ko na si Patrick at Patricia at sa lahat ng Tagalongos, Bulacan. We love you po, God bless po. Ate Kay, kunin niyo naman po akong ninang na magiging baby niyo. Ay, naku, anda. Pwede Mama, naman eh. Pwede, Diyos ko. Hindi Diyos ko, ako bababa. Ako pa tatanggi. Mamamasko na ako sa Pasko. Tama. Hindi kahit tipa kong Pasko, padala nyo na ho yung regalo sa inaanak nyo. Ayan tayo eh. Idaan nyo sa akin para maging safe. Wag. Cherisel Arante Donor, pakinggan natin siya. Si Cherry. Cherry. Tama. May mga tao talagang ganyan. Imbis na tumatuwa sa'yo, galit at inggit pang pinapairal. Hindi na lang sila makontento kung anong meron sila. Bakit dati pong asawa ko na sobrang sipag magtrabaho, kaya natatamo namin ngayon ang mga blessings na kinaiingit ng iba. Yay! Na hindi naman dapat. Cherisel Donor from Santa Cruz, Laguna. Thank you. Thank you, Cherisel. Sabi dito sa Twitter ni Ariana Daniels, ganyan talaga buhay, minaiinggit at naninira sa mga taong magaganda ang buhay. Palibhasa, low life kaya inggit. Ay. Kaya pa. Low life pala. Low life. Eto na, low life. High life ka ba? Eto, pakinggan naman po natin si Shelo Udduhan. Uddo na, Mayong Uddo. Huwag may inggit sa iba. Sa halip, matutong makontento at magpasalamat sa kung anong meron ka. Bagkos, panatilihin ang kabutihan at katangiang kailan may hindi nila sa'yo makukuha. Ayun, Walang kabutihang may dudulog sa sarili kung palaging may inggit sa iba. Shelo po from Leyte.
Dagang thanks salamat. Po, Miss P and Miss K. Dagang salamat. Pag-amping kanunay diha sa late. Ito naman si... Wala naintindihan to. Oo na wala, lang. Oo na lang. Yan tayo. Para matuwa ka. Muwa aya. Ay, sa muwa lang yan. Hi po. Sa dalawang... Ngayon ko lang nag-get. Hi! Yung pagong! Dota, Mama Tanya, and... Ano? Ano yan? Nawala. Tawa pa. Nagpunta. Hindi na lang nag-joke si Christine. Nawalan kasi. Muwa. Nawalan kasi na signal sa muwa. Nagpunta sa muwa. Yung pagong pagbalikin mo na dito ha. Masyado mabagal. Sorry. Hanamichi sa Kuragi Pingris. Ayos. Aba. Masyado. Hanamichi sa Kuragi Pingris. Paso. Magandang tanghali po, Miss Christine Dera. Sa ating code for today, matuto tayo magkaroon ng acceptance. Huwag po laging inggit ang pinaiiral sa buhay para haya-hayang buhay. At ang ganda-ganda po ng programa nyo. Ay, naku. Promise po. Bukod sa andab, maganda rin yung show nyo. Salamat po. God bless and more power in your show. Thank you. At hello rin po sa inyo, Miss Tanya Chinita. Ang ganda po ng boses nyo. Sana po magkaroon po kayo ng kanta. Salamat po. Hello po. Bye-bye po. Bye-bye po. Saka pupunta. Teka lang. Teka lang. Yung bayan. Thank you. Nag-123 ka na naman. So pag-appreciate mo. Oy, may kanta naman si Tanya Chinita. Opo. Itatago na lang panahon. Damdamay. Baboy yan. Binababoy mo eh. Baboy agad. Hindi ba pwedeng piglet lang? Hindi pwedeng butike. Lizzie Panunsyalman Kaparida. Hi, Miss K. Yung inggit, wala yung gamot. Saan? Ba't ba, Miss K? Eh, si Miss Tanya ako. Nakatampo na kayo, ha? Nakadalawa na. Huwag ka mag-alala. Meron din sa akin ganyan. Ito naman si Cecil Paras Mola Bola. Hi, baby Christine Dera. Na magandang buntis sa balat ng lupa. Maganda tanghali sa imong guwapa. Ay, naku, ang daming inggitira diri sa amo abak. Ay, asama na. Miss K. Lami kayong panglusiyon ang kigulani ba mga wait ani nila magsigig inggit sa laing tao. ano daw ma? Marami daw inggitera sa lugar nila. Ang sarap daw pagkukuruti ng kigul. Nasingit, o diba? Ay, naku, nai-stress siya. Pero kung ma-stress, ate, okay lang yan. Huwag niyo ba muna kayong ma-stress at ma-stress kayo sa kwento natin, diba? Sabi dito sa Viber, Miss K, ang inggit po, nakakamatay yan ng pagkatao. Kahit kailan, hindi ka aasenso. Puro inggit inaatupag mo. Thanks po from Beauty Lean of HK. Binabati ko ang Black Tiger Kickboxing Group of Hong Kong. At sa babe ko na si Bizing Busy sa work. Uy, umamataan nyo, meron silang, ano, kickboxing group. Kaso malayo yan. Hong Kong. Ano, pamasahe ko pa te. 125 na, tipid na tipid ako eh. Ang inggit ay isang sugat sa isang magandang pagkakaibigan. Suga! Pabati po kaming nakikinig ngayon dito sa WPSI Mandaluyong City. Salamat po, sabi ni Jomar Carrizo. Bibida, sina Daniel Rico Panyero ng Yes FM Manila. Bibida naman po bilang Ramal. Go! Diego Bandido, Love Radio Manila. Bilang Amina, Missy Hista, Yes FM Manila. Muhammad Totoy Bato, Yes FM Manila. Bilang Tania, Lala Banderas ng Yes FM Manila. Friends, Rika Hera and Rakitera. Agent, Laika Barista po ng Love Radio Manila. And host, my host. No, pinaka-importanting ano dyan. Role, shy ng Love Radio Manila. Ito na nga pang kwento ni Daniel. Daniel, dito yan sa TLC, The Drama Special, Interactive. Involved ka dito. TLC, The Drama Special, Interactive. Involved ka dito. Tita Amina! Tita Amina! Pwede po bang makausap si Papa, ha? Anong kailangan mo kay Muhammad, ha? Bakit mo gusto makausap ang asawa ko? Hihingi lang po sana ako ng tulong. Si Mama kasi, sinugot po sa ospital kahapon. Na-stroke po kasi siya eh. Kailan ba mamamatay ang nanay mo, ha, Daniel? Sana, mamatay na lang siya para hindi na siya nahihirapan pa. Tita Amina, kailangan po namin ng pera sa gamot at pambayad po sa ospital. Wala po kami pera. Tanging pagtitinda lang po ng balot ng pinagkakabuhayan namin. Wala dito ang asawa ko na sa ibang bansa. At saka hindi ako maglalabas ng pera para lang dyan sa nanay mong kabit. Tita,
Sige na po, Tita Amina. Maawa na po kayo sa amin. Maawa? Eh, yung nanay mo. Naawa ba siya sa akin nung araw na inagaw niya sa akin si Muhammad? Puti lang talaga at bumalik ulit sa akin ang asawa ko at hindi pinakasalan niyang nanay mo. Tita, tita, pakiusap naman po. Kung gusto niyo po, luluhod po ako sa inyo. Ito po, kahit ano pong ipagawa ninyo, gagawin ko po. Basta para po sa mama ko. Halika dito. Aray, Kuya Ramal! Nasasaktan po ako! Pakiusap po, maawa na po kayo sa akin! Di ba ang sabi mo? Handa mo gawin lahat dyan para sa mama mo? Pwes, bibigyan ka namin ng pera, pero sa isang kondisyon. Ano pong kondisyon? Kuya Ramal? Tita Amina? Ang aking uniko iho ang nakaisip nito. Nakikita mo tong cheque na hawak ko? Nagkakahalaga ito ng 50,000 pesos. Pero hindi mo to basta-basta makukuha. Paghihirapan mo muna to. Tama. May papagawa kami sa'yo ni Mama. Nakikita mo yung palanggana sa harap mo? Ang baho. Ano po yan? Dumiyan ang mga baka namin. Ibabao namin tong cheque na nakabalot sa ziplock bag dyan sa dumi ng baka. At kukunin mo gamit ang bibig at ngipin mo. Pero... Ano, Daniel? Handa mo bang gawin to para sa nanay mo? Tita Amina... Tama na yung drama! Jason! Isuksok mo na tong cheque sa pinakailalim. Ayan na. Nasuksok na ni Jason ang cheque. Ano pang inihintay mo, Daniel? Kunin mo na! Opo. Ayan! Sige pa! Isubsub mo pa yung mukha mo sa dumi ng baka. Ang galing mo talaga, anak. Biruin mo. Naisip mo yan. Hoy, tuloy mo yung ginagawa mo, ha? Siyempre, mana ako sa'yo, Mama. Oh, eto na po daw, Mama. Nakuha na ni Daniel yung cheque. Oh, ano, Daniel? Masarap ba? Alam mo, Daniel, dapat sa mga bastardong tulad mo, pinapakain talaga ng dumi ng baka. Ayan! Huwag po, Kuya Ramal! Dapat gamay na po, Kuya! Maawa na po kayo sa akin! Kuya! Kung nangyayari man yan sa'yo, wala kang dapat ibang sisihin kundi ang nanay mo! Mga salot kayong dalawa sa pamilya namin! Uy, Daniel! Anong nangyayari sa'yo? Bakit maputik yung mukha mo? Sandali. Ang baho! Teka, sinong gumawa yun sa'yo? Si Tita Amina at si Kuya Ramal. Hihigi lang sana ako ng tulong sa papa ko. Pero sila ang naabutan ko. Bago nila ako bigyan ng pera, pinahirapan nila ako. Grabe naman sila kalupit sa'yo. Mga walang puso talaga yung pamilyang yan. Pero Daniel, bakit ka naman pumayag na kawawain ng stepmother at stepbrother mo? Kailangan ko lang kasi ng pera para kay Mama. Sila na lang kasi ang alam kong makakatulong sa amin. Pero sinamantala naman nila yun. Nakaawa ako sa'yo, Daniel. Nagsasama nila? Di bale, sinusumpa ako. Yumaman lang ako. Gagantihan ko rin sila.
walang hiya karaman! Muhammad! Ano ba? Huwag mong saktan ang anak natin! Anong karapatan niya na gawin yun sa kapatid niya? Ha? At ikaw, Amina! Konsintidor ka! Aba, Muhammad! Ang lakas ng loob mong ipakita sa amin ng anak mo na lantaran mong kinakampihan niyang anak mo sa labas! Siguro nga hindi ko pinakasalan ang nanay niya. Pero anak ko pa rin si Daniel. Wala kayong karapatan na pahirapan siya! Sumusobra na kayo pa! Mas kinakampihan niyo pa yung Daniel kesa sa akin! Siya lang naman kasi paborito niyo eh. Para sa inyo, siya lang ang anak niyo. E paano naman ako pa? Ha? Anong sabi mo? Ako? Hindi naging pata sa iyo? Yung kapatid mo, hindi niya naranasan yung naranasan mo! Simula ngayon, Ramal, kung ano man ang ibinibigay ko sa iyo, ibibigay ko na rin sa bunso mong kapatid! Maliwanag ba, Ramal? Ayoko nang mababalitaan na inaapi mo ang bunso mong kapatid. Maliwanag ba, Ramal? Talaga? Pag-aaralin ka na ng papa mo sa Maynila? Ang swerte mo naman kung ganon. Pero alam mo, Daniel, mamimiss kita. Mamimiss din kita, Tanya. Mamimiss ko ang best friend ko. Magkikita pa rin naman tayo, di ba? Siyempre naman. Uuwi pa ako dito. Siyempre, magkikita pa tayo. Tanya, kahit na nasa Maynila na ako, tuloy pa rin ang communication natin, ha? Kung sa bagay, anong ginagawa ng cellphone at Facebook? Daniel, mag-iingat ka dun ha, lalo na dun sa Kuya Ramal mo. Malakas ang kutob ko na may gagawin siya sa iyong masama, lalo na't dalawa na lang kayo naroroon. Huwag kang magpapaapi dyan sa matapobre mong kapatid ha. Oo, Tanya. Matagal ko nang pinaghandaan yan. Buwisit naman, no? Ano ba yan? Kuya Ramal! Sumusobra ka na! Alam mo namang daanan ko to. Bakit hindi ka gumilid? Sinasadya mong matalsikan ako, no? Huwag kang mag-alala. Bagay yan sa uniforme mo. Sumusobra ka na, Kuya Ramal, ha? Punong-puno na ako sa'yo! Walang hiya itong sa'yo. Ano ba? Diyan ka na pabagay sa puti! Mahayop ka, Kuya Ramal! Ang sama mo! Diyan ka nga, iyaking! Naks, pare. For the second time, ha? Pambato ko na naman ang course natin bilang Mr. University. Well, ganun talaga. Iba na yung gwapo. Wow, ha? Lakas ng self-confidence mo. Diana, I'm very confident na manalo ako for the second time. Kaso pre, balita ko. Pambato naman ng psychology department sa Mr. University yung utol mo sa labas. Ano? Talaga? Oo, Brad. Mukhang magiging mahigpit ang laban niya ng utol mo, ha? And in fairness, Ramal, gwapo din yung kapatid mo. Ang sabihin mo, Diana, mas gwapo si Daniel kaysa kay Ramal. Uy, Cleo, huwag kang magsalita na ganyan ha. Baka magkalimutan tayo. Uy, Ramal. Ramal, pre, yung kapatid mo. Padaan sa atin, oh. Daniel! Daniel, alika dito, dali! Bakit?
Totoo ba yung balita namin na kasali ka din sa Mr. University? Oo. Kasali nga ako. What? Eto ang kakalaban sa akin. Isang mukhang probinsyano ang tatalo sa akin. Tingnan lang natin kung sino ang mananalo sa atin, kuya. Aba, pre, ho? Lumalaban yung utol mo. Anong sabi mo, Daniel, ha? Kuya, ano ba? Huwag mo nga akong kwelyuhan. Eh, itong gusto ko, ha? Bakit? Kaya mo na ba akong labanan, ha? Sagad na sagad na talaga ako sa'yo. Ano? Bagay lang yan sa'yong tinutulak. Sinusumpa ako, Kuya Ramal. Gagantihan kita. Pababagsakin din kita. Tandaan mo yan! Sige, Daniel. Ihintayin ko yan, ha? Tandaan mo, hindi ako natatakot sa'yo. Baka mainip ako, ha? Let's go, guys! Who will win this year's Mr. University? Will it be Mr. Tourism Ramal Sinsuat? Or Mr. Psychology Daniel Sinsuat? And the winner is Mr. Psychology Daniel Sinsuat! Mr. Daniel Sinsuat. Opo. Bakit po, ma'am? I'm Lucille from Cosmopolitan Promotions and Casting Agency, the biggest modeling agency in the Philippines. Well, first of all, congratulations sa pagkapanalo mo bilang Mr. University. Thank you po, Miss Lucille. Anyway, kaya kita nilapitan since nakita ko na malaki ang potential mong maging sikat na modelo o artista. Tatanungin sana kita kung interesado kang pumasok sa modeling industry. Ha? Ako po magiging model? Yup. Your physical qualities are perfect for modeling industry. Guwapo ka, matangkad, photogenic, and best of all, maganda ang posture mo at magaling kang magdala. So Daniel, are you interested to become a ramp, print, and commercial model? Ramal! Cleo, tingnan niyo tong magazine, oh! Kasama si Daniel sa list ng hottest bachelors. He's seventh on the list. And so? Ano ka ba, Brad? Big deal to, lalo na may competition kayong dalawa. Alalahanin mo, hindi lang sa modeling ka dinaig ni Daniel. Pati rin sa pag-aaral. Yes, maaaring consistent din si lister ka. Pero si Daniel, president's lister. The hell I care. Wala pa rin siya sa kalangkingan ko. Anong wala, Ramal? Natatabunan ka na ng kapatid mo sa labas. Look, oh, nagiging popular na siya dito sa buong campus. Kabila-kabila ang modeling projects niya. May print ads pa, may TV commercials, at kasama pa siya sa rampahan ng isang sikat na clothing line. Daig na daig ka, pre, wala ka pala eh. Guys, okay. Hold up. Maaring panahon ni Daniel ngayon, but I tell you, kaya ko siyang daigin. Talaga? At hindi ako papayag na malalamangan ako ng isang bastardo. Daniel! Daniel, sandali! Tanya! Anong ginagawa mo dito sa Maynila? Siyempre, nag-aaral. Tsaka nagtatrabaho na rin bilang kasambahay. Talaga? Ano? Masaya ka ba na magkakasama na ulit tayo? Siyempre naman. Namiss kaya kita. Thanks. Ay, siya nga pala, balita ko, sikat ka na. Hindi naman sikat. Hindi pa naman kasi ako artista eh. Pero kahit na,
Alam mo yun, lumalabas ka na sa mga commercial sa TV. Tapos, nakita ko rin yung mga print ads mo sa dyaryo. Tapos, meron ka pa dun sa magazine. Grabe, Daniel, hindi ka na ma-reach. Ikaw naman, Tanya. Hindi ako nagbago. Eto pa rin ako. Yung kaibigan mo sa probinsya. Masaya ako sa tagumpay mo, Daniel. Pero mas masaya ako kasi nandito ka na. Magkakasama na tayo, Tanya. Ramal. Good morning, Tanya. Flowers and chocolates for you. Thanks. Halika, pasok ka. Maupo ka, Ramal. Oh, thanks. Napapansin ko, madalas kang dumadalaw dito sa boarding house at nagbibigay ng bulaklak at chocolates. Bakit, Ramal? Bakit mo ba ginagawa to? You know what, Tanya? Matagal ko nang gustong sabihin to sa'yo. I actually like you. I think I'm in love with you. Tanya, pwede ba akong maligaw sa'yo? Balita ko, Tanya. Maniligaw sa'yo si Kuya Ramal. Oo, tama ka. Gusto mo ba siya? May pag-asa ba siya sa'yo? Hindi ko pa masabi, Daniel eh. Tanya, please, huwag mo siyang sagutin. Ha? Pero bakit naman? Kasi, mahal din kita. I love you, Tanya. And I want you to be mine. I'm so proud of you, anak. Hindi ka lang nagdadala sa akin ng karangalan sa pag-aaral. Pinapasikat mo pa ang apelyedo natin. Hindi ako nagkamaling ipagamit sa iyo ang apelyedong Sinsuat. Salamat po, pa. Hindi lang yun. Very proud din ako sa mga achievements mo, sa modeling mo. Ano, may bala ka bang ituloy na yan sa pag-aartista? Bala ko pong sumabak sa showbiz. Pero hindi po muna sa ngayon, pa. Inuuna ko po muna kasi yung pag-aaral ko. Daniel, anak, mag-artista ka. Sigurado ako sisikat ka. Maniwala ka sa akin. Napapansin ko, Muhammad. Puro na lang yung anak mo sa labas ang pinupuri mo. How about Ramal? Marami din siyang achievements. Pero ni isang congratulations, wala akong narinig mula sa'yo. Alam ko yun, Amina. And I'm proud of Ramal. Pareho akong proud sa dalawa kong anak. Pero sa nakikita ko, mas pinahahalagahan mo yung bastardong yan. Muhammad, maging patas ka naman sana. Patas naman ako sa mga anak natin, ah. Amina. Hindi. Napapansin ko, mas pinapaboran mo si Daniel kesa kay Ramal. At dahil sa ginagawa mo, mas lumalaki ang kompetisyon ng dalawa. Tita Amina, hindi po ako nakikipag-kompetisyon kay Kuya Ramal. Siya lang po ang nakikipag-kompetisyon sa akin. Alam mo, Daniel, kahit nasabihin pa nating mas successful ka kesa kay Ramal, hindi mo pa rin mababago ang katotohanan na isa ka lang bastardo! Ramal, may sasabihin sana ako sa'yo eh.
I'm sorry. Anong ibig mong sabihin? Kasi friendship lang talaga yung kaya kong i-offer sa'yo. Pero bakit? Tanya, dahil ba kay Daniel kaya mo ako binasted? Mahal mo ba siya, ha? Mahal mo ba yung bastardong yun? Oo, Ramal. Mahal ko si Daniel. At siya ang pinipili ko. Hanggang sa pag-ibig ba naman ay siya pa rin yung karibal ko? Tanya, baka pwede namang bigyan mo pa ako ng isang chance, please. Sorry talaga, Ramal. Buo na talaga ang desisyon ko. Hindi kita kayang mahalin eh. Pero Tanya, mahal na mahal kita. Makakakita ka pa ng ibang babaeng mas higit sa akin. Pasensya ka na talaga, Ramal. Pero hindi talaga ako yung babaeng para sa'yo. Pare, diba si Daniel yun? Hayop na lalaking yun, ha. Pumunta pa sa baluarte ko. Teka, Cleo, puntahan ko lang yung bastardong yun. Daniel! Guys, sandali lang, ha. Kakausapin ko lang tong kapatid ko. Bakit, Kuya Ramal? Ano na naman ang palabas mo for today? Hayop ka! Kuya Ramal, ang lakas ng loob mong buhusan ako ng alak. Pasalamat ka at hindi kita dinuraan. Teka, bakit ba galit na galit ka sa akin, ha? Ano bang ginawa ko sa iyong kasalanan? Bakit? Sobra ka na bang nai-insecure sa mga achievements ko? Salot ka sa buhay ko, Daniel! Sinikap ko namang maging mabuting kapatid sa'yo. Bakit ba namumuhi ka sa akin? Oo! Muhing-muhi ako sa'yo. Bakit, Daniel? Una, inagaw mo sa akin ang atensyon ni Papa. Parating ikaw na lang yung pinupuri. Palaging ikaw na lang ang magaling sa paningin niya. Kahit kailan, hindi ko naramdaman sa kanya na importante ako. At pangalawa, inagaw mo sa akin si Tanya. Hindi ko inagaw sa'yo si Tanya. Matagal na kami magkakilala. Bakit ba lahat ng oportunidad ay inaagaw mo sa akin, ha? Ang sabihin mo, Kuya, insecure at inggitero ka lang. Sige, sabihin nating ikaw ang successful ngayon. Siguro na, ikaw ang nakakalamang sa ating dalawa. Pero, tandaan mo, darating din ang araw na malalamangan din kita. At kapag nangyari yun, Daniel, hindi ako magdadalawang isip na tapakan ka! Pa, siya po si Tanya, girlfriend ko. Oh, magandang umaga, Iha. Magandang umaga din po, Sir Muhammad. Huwag nang Sir Muhammad. Papa na lang ang itawag mo sa akin. Opo, Papa. Maraming naikwento sa akin si Daniel tungkol sa'yo. Talaga po. Kaya nga, nang makita kita, alam ko na ikaw talaga ang babaeng gusto ko para sa anak ko. Yes, pabor ako sa relasyon nyo. Salamat po, Pa. So, kailan ang kasal? Actually, pinagpaplanuhan na po namin ni Tanya ang kasal. Pero ang target po namin is by next year. Simpleng kasal lang po ang gusto namin ni Daniel, Pa. Basta, count me in. Handa akong tumulong sa preparation ng kasal ninyo. Ramal! Come here! Bakit po, Pa? Ikakasal na next year sina Daniel at Tanya. Ikaw, kailan ka ba ikakasal, ha? Wala pa po akong plano na mag-asawa, Pa. But you're already 25. I don't care kung tumandang binata pa ako. Hindi mahalaga sa akin yung pag-aasawa ngayon. I'm still enjoying my success as a bachelor. Good. Para naman pareho na kayo ni Daniel na successful. What did you say, Pa? Do you still think na hanggang ngayon, hindi ako naging successful? Pa, for your information, matagal na ako naging successful. Kaso ang problema, palaging nandyan ang bastardong yan sa atensyon ninyo. Enough, Ramal! Huwag mo nang tatawagin si Daniel na bastardo.
Whatever. Diyan na nga kayo. Pagpasensyahan mo na yung kuya mo, Daniel. Opo pa. Anong paandar to, Kuya Ramal? Bakit mo ko binibigyan nito? Bakit? Ayaw mo ba ng leche plan? Di ba, pinaglihi ka ng nanay mo sa leche plan? Kasi, kapag nakikita ko yung pagmumukha mo, hindi ko maiwasang maleche. Bakit ba hindi mo ko matanggap bilang kapatid mo? Ano mang gusto mong gawin ko para matanggap mo ko? Gusto ko? Get out of my life! Yun ang gusto ko! Alam mo hindi mangyayari, ha? Yan ba yung signature smile ng mga plastic? Hindi. Signature smile ng mga Judas. Then go on! Ikaw si Judas. Ako naman si Herodes. Let's see kung sinong mananalo. Good luck. Bastardo! Hindi bali ng bastardo. Mas gwapo naman ako sa'yo. Kasi lagi kang nandyan. Kasi lagi mo akong binibigyan ng lakas ng loob. Sabi ko naman sa'yo, kaya mo yan eh. Basta magtitiwala ka lang sa sarili mo. I love you, Tanya. I love you too, Daniel. Thank you so much for coming into my life. At sa iyo, tanging piliin. Pag-ibig ko ay tanggapin at habang buhay ka mamahalin. Tunay kita minamahal. Ang sagot sa aking dasal at magpakailanman ikaw ang nais kong makapili. Tunay kita. TLC, the drama special, interactive. Interactive. Involve ka dito. Kapwa, pwede naman ho sanang magamot ang inggit, lalo kung yung magulang mo, eh pinalaki ka sa tamang asal at ikinokorek ka. Kaso ho, ano nga namang maaasahan mong magandang ugali ng anak kung mismo ang nanay, eh magaspang din po ang pag-uugali. Di ho ba? Laki ho ng posibilidad kapwa na yung ugali ng mga kasama mo sa bahay, eh makuha mo rin at maging ugali mo na paglabas mo ng bahay. Pero, syempre, hindi po yun excuse na maging inggitera ka na habang buhay o inggitero. Kasi, pwede mong mabago yun eh, lalo kung meron ka ng sariling pag-iisip, nag-aaral ka na. Ang dapat mo lang matutunan kapwa, yung salita pong appreciation at contentment.
no? Contentment, satisfaction kung anong meron ka ipagpasalamat mo. Lalo kung meron ka ng sariling pagdedesisyon sa buhay. Kapwa ang inggit ay parang asido po sa puso ng isang tao. Ang taong inggit, ang gusto niyang gawin ay ibuhos yung asido doon sa taong kinaiinggitan niya para masira ito. Pero ang hindi niya ho alam, bago niya tuluyang maibuhos ang asido at masira yung taong yon, siya muna po ang sinisira at sinusunog nito. Kaya kapwa, alisin natin po ang inggit sa katawan natin kasi ikaw mismo ang nangto-torture sa sarili mo. Hindi mo ba naiisip na ikaw stress na stress ka kapag nakikita mo yung taong yon, yung kinaiinggitan mo? Samantalang siya, masaya at hayahayang buhay, hindi niya pinapakialaman kasi ang buhay ng iba. Isip-isip ka po para hayahay po ang buhay. Ang problema ho kasi sa mga taong puno ng inggit sa katawan, gusto lahat ng atensyon sa kanila. Gusto laging sila yung bida. Grabe lang ang pagkautak talangka. Iyon po bang may makaangat lang sa kanila, ayun, hihilahin po nila pababa. Instead po na maging masaya, kanila pa itong kinukutya, hinahanapan ng butas na pwedeng sumira sa kanya. At isa pa, yung mga taong puno-puno po ng inggit sa katawan, eh talaga nga namang hinding-hindi ho magiging masaya dahil nabubuhay sila sa mundong laging nakikipagkompetensya. So instead po na ma-enjoy nila yung buhay, wala po, nasasayang lang sa walang kakwenta-kwentang inggit na yan. Zos ko sa mga inggitero at inggitera po, no, kung nais nyo ho na maging masaya, gaya ng nasabi ni Tanya Chinita kanina, appreciate what you have. Learn to be happy sa achievement ng iba. Oo, nakalalamang siya sa'yo. Eh yun na nga yun eh, lamang na nga siya sa'yo, ganyan pa attitude mo, eh ikaw rin ang naglulukmok sa sarili mo kapag ka po ganoon. Kaya naman huwag mo hayaang dumating ka pa sa puntong masabi mo na lang, bakit ko pa kasi pinairal yung inggit? Bakit pa ako nagpalamon sa inggit? Bakit pa ako nagpatalo sa inggit? At alam mo bebe ko, ang sarap mabuhay lalo na kung kontento ka. Eh ano kung ang rason mo mas pinupuri yung kapatid mo kesa sa'yo? Then galingan mo, patunayan mo na magaling ka rin. Hindi iyong bibigyan mo lang lalo yung ama mo ng rason para lalo kang ikumpara sa kapatid mo. Lumaban ka ng patas. Ngayon, kung sa paglaban mo ng patas, eh hindi ka pa rin pinupuri, eh hayaan mo sila. Kung may dapat ka mang isatisfy kasi bebe ko, hindi naman sila kundi ang sarili mo. At saka, wala ka namang dapat patunayan kung alam mong ginagawa mo ang lahat sa tamang paraan na wala kang sinasagasaan. Be happy, bawal ang sad. At gaya nga ng lagi nating sinasabi, di ba? Be the best version of yourself, not the best version of someone else. Yan kasi kayo. Napapa-English tuloy. Di ba? Ganun lang yun kabisyo, di ba? Sabi nga eh, mamataya niya, ginawa tayo ng Diyos na iba-iba, nag-iisa ka, kaya huwag ikumpara ang sarili, yes, sa iba. Ginawa tayo na pare-parehong unique. Eh, hindi na tayo unique. Pare-pareho. Pare-pareho pa rin eh. Unique pare-pareho. Ano to? Joke lang. Yun nga po. Ginawa tayo iba-iba. May kanya-kanya iba-iba tayong sarili nating shell. Correct. Kung anong itsura natin nung tayo maliit. Iba-iba po talaga. So meron tayong iba-ibang talent, hindi yung talent niya, gusto talent mo rin maging talent. Iba-iba tayong strength, kumbaga. Yes. At yes, nasa sa atin na yan, kung paano natin in-nurture, palalaguin yung strength na meron tayo. Yeah. Like for example, si Tanya Chinita, magaling siya sa pagigitara. Pareho kami magaling kumanta. Yes. Sige! Oo, friend, grabe! Taka lang! Pinupuri kita, wag ka magulo. Sige, mamaya ikaw. Pareho kami magaling kumanta ni Tanya Chinita. Marunong lang pala, hindi magaling. Sige na lang. Baka sabihin, nagbubuha tayo ng bangko eh. Hindi, gano'n na rin yun. O sige, pareho kaming marunong kumanta ni Tanya Chinita. Para makaangat si Tanya Chinita sa akin, nagigitara siya. Hindi ko kaya yun. Diba? So kumbaga, humahanap ka ng yung strength mo, pwede mo pa namang palaguin sa pamamagitan ng paghahanap pa nung bagay na pwede mo pang i-showcase. Eto, para diba? Mas maging madali ang buhay nyo, para hindi kayo mas stress, masaktan. Lagi niyong tatandaan
na hindi sa habang panahon, panahon nyo. Correct! Merong darating at darating na mas magaling sa atin, tama, sa akin. Merong darating na mas mahusay kesa sa atin. Lagi nyo po, mas maagang matatanggap, mas okay. Mm-mm, it's all about yun. Ano, acceptance, yes. Mama Tanye. Mm-hmm. Tanggapin natin na may panahon lang talaga sa bawat, yes, isa sa atin. Hindi at, habang buhay, sikat tayo, hindi habang buhay. Correct. Banat yung balat mo, dadating ang araw, kulubot, lalawlaw, di ba? Dahil sa gravity. So, huwag piliting banatin. Gravity. Ganun. Dahil naiingit ka. What ganun is lang. Gravity? Gravity is the energy that, you know, composes all. Energy! Sana hindi mo na tinanong. Alam na nila yun eh. Yung weakness tuloy natin nalalaman. Oo, nalaman tuloy. Bilib na bilib na sila sa atin. Biglang, ano daw? You know the force that, you know, the force that pulls the earth, you know? Yeah, you know the pull-pull, you know, like that? The pulley-pulley like that? You know, the pulley, the lever, yes, like that? Correct. You know the difference between the push and the pull? The pull is the gravity. Yes. When you push, you know. Like, the push naman is the force. Ewan ko sa'yo, ano, Christine? Ano, Tanya Chinita? Yan tayo eh. So, yun lang na. Yun ha. Wag po natin. Kami ni Mama Tanya Chinita, aminado kami na meron kaming inggit sa katawan. Lahat tayo, meron tayong inggit, mm-hmm, sa katawan. Nasa sa atin lamang po kung yan. Paano ka magre-react? Correct. Yung katawan mo magre-react. Oo. Gamutin mo na habang maaga. At saka huwag mo hayaan na lamunin ka ng inggit. Kung halimbawa nakikita mo na magaling si ganito sa ganyan, edi mag-practice ka. Kung nakikita mo na ang galing-galing niya sa ganitong subject, edi mag-aral ka. Diba? Hindi naman dapat na porke magaling si Tanya sa ganito, ilalaitin mo na siya, hanapan mo na siya ng butas para lang malait mo siya. Diba? Dami pong hugot ni Christine. Ito na lang. Wow. Ako talaga. Ako talaga. Hindi, wala. Wow. Actingan lang doon. Because of the gravity of the solar system. That pulls the force that pulls the earth. Good PM, Ate Tanya. Ang taong maingit sa sarili ay walang kakontentuhan sa buhay. Gusto niya palaging nangunguna, ayaw malamangan. Mary Jane Pebrero po, napabati po kami dito sa Santa Ana, Manila. Sabi dito ni Felix J.R. Edano, nag-send lang siya ng picture na quote. Sabi dito, marami talagang maiingit sa'yo. Just do your best. Hayaan mo na sila. Focus ka kung saan ka masaya. Eh, masaya siyang maingit. Bakit ba? Oo nga. Baka yun yung kinakasaya niya. Bakit nga ba pinipigilan natin siya? Hindi nga siya masaya. Yun nga yung kinakasaya niya eh. Ba't ba tayo naiingit? Tayo pala to ay problema eh. Tayo pala eh. Huwag natigilan comment na natin tayo to. Comment. Ay, nako. Kinaiingitan pala natin yung pagkaingit niya eh. Bakit ba? Sabi ni Richard Polistico, hello Mama Tanya, grabe, sagad hanggang buto. Ang ingit ni Roman. Romal sa... Ramal yun, Ramal. Oo, Ramal. Half-brother niya mula umpisa. Ayaw tumanggap ng pagkatalo. Tama lang din na di siya pinili ni Tanya. Bagay kayo ni Daniel Tanya. Sana kayo magkatuluyan. Pabati pa kami dito. Print Innovation, Erin, Edna, Laila, Ruby, Jovi, Kathy. From Richard Polisto. Naleto na ako. Sino ba? Tanya. Tanya. Ikaw sa Tanying ka na lang ngayon muna ha? Wow. Hindi, Tanya pa rin. Hayaan mo na. Parang ikaw mismo. Minsan, Christine, di ba? Sige na nga. Uh-huh. Hello po, Mama Tanya at gandang Christine. Isang palakpak para kay Daniel. Wala ka. Sa akin, panglamok lang sa akin eh. Late reaction ka. Woo! Pogi mo, Daniel. Keep up your good work. Ano daw? At kay Ramal, huyo ka ngayon. Pakibati na lang po sa mga taga-Agora na Votas. Yes. Saan mo po sa mga taga-Agora? People are envious to another person because they are ugly and stupid. They don't have balls. Oh my gosh. All they can do is to criticize you. You can please everyone. Ain't give a damn about people who are like this, you know? Sino nag-comment nito? Walang pangalan, sayang. Walang ganda pangalan. Pa naman enunciation ko. Ay, naku, tatapatan ko yan. Meron din nag-text ko, ng ganyan. Tapatan mo yan. Insecurity. Para kang German. Insecurity is a chronic, toxicated behavior of each and everyone. Wait, sabi ko sa'yo eh. Tatapatan ko yan eh. Oo nga, nainggit ka nga. May nag-text eh. Let's always put God as a center of our daily task. Let's erase... let's erase that kind of attitude. Sabi ni Marky of Rojas City. Love you, Beb Patrick Ilabia. Uy, sikat na sikat tayo dyan sa Rojas. Hello, alam ko. Dami na ka naiingit eh. Minsan lang naman eh. So, ano, after 10 years, sikat pa ba? O, di ba? Oo, syempre. Bakit hindi? Just... Oo, kahit kulubot na kami. Bakit hindi? Papabanat kami sa doktor. Sa buhay, maraming beses kang magmahal.
Ay, mali, ito na lang. Ako na, diba? Eh, sige na. Inggit ka sa akin? Oo, ako na. Ate Tanya, lahat naman po may tinatagong inggit, pero dapat mag-isip muna mamaya. Nagpakamatay partner mo, mainggit ka, tapos sumunod ka, edi patay ka. Si Lay po. Ah, nakakatawa naman yun, yo! Pakiulit. Just. Ay? Just lang. Yung pagong, pakibalik. Yes. Bumalik, hindi pa ka bumabalik sa akin eh. Sorry. Pinatambay mo na naman dyan yung pagong. Hi, Miss K. Ako pag tinamaan ng inggit, iniisip ko na lang na meron ako na wala naman sa kanila. Dahil hindi naman natin kailangan makipagkumpetensya o makipagpataasan ng ihi sa iba. Tinry namin ni Tanya one time magpataasan ng ihi. Bakit? Ano, malaki yung sakop nung sa akin. Bakit sa baba? Hindi tumaas. Malaki. Malapad siya. Palapad siya. Kasi ako ginamita ko ng hose. May kanya-kanya tayong kakayahan na binigay ni God and be thankful for that. Matuto makontento kung ano ang meron ka para pak-pak-pak champion. Emon Esguera po ng Taytay Rizal. Hi to Anton Nonoy Ekang ng Glam and Fab Garments. Hello! Pakinggan natin si Erica Dizon Sanchez. Erica! Sakit? Sorry. Anastania. Lahat naman po tayo may talent eh. Huwag lang po talagang mainggit sa isa't isa. Kasi po, pag ikaw po nainggit, karir mo mawawala. Kaya, yun lang po. Dapat po, hindi talaga siya mainggit. Yun lang po. Tsaka pabating po ako dito sa barangay. Nakikinig po kami. Madami po kami. Madami sila. O, at least hindi niya na inaisa-isa. O, jumujuto sila. O, very good kang bata. Very good. Machichinelas kita. Magaling ka. Yan po ang mahirap pag anak ka sa labas at saka sobrang sama naman ang ugali ng mag-ina. Kayo kaya pakainin ko ng tain ng baka. Pabati diba? Naman po kami dito sa gotohan ng Modesta San Mateo Rizal at sa girlfriend ko na si Novi Manjares. I love you, Beth, from Jessie Canete. O, dalawin niyo naman kami ng goto dito. Ay, tama. Favorite naman niya, favorite. May paanak, may favorite. Uh-uh. Merong Adidas. O, diba? Sarap. Ethel John Bacaron, Demi, pasok. Ethel John. Sa Ate Christindera, mauna ay mga ingitirag-ingitiro. Bitaw! Wa matay, oy, pagbiste. Di, Romal, oy, mauna, di ka ba mo kontintos unsa iyang na-achieve? Duh, haler. Maaro to mamataan niya, Ate Christindera. I love you, Solid Love Radio kami. Hi kay Mabi Oxero, nga gisaputan. Si Edna, ni Maymay, nga guwapa, og sa friends ako sa Cebu, to the Miselio family, bye. Dagang salamat, Ate Ethel Jen Bacaron Demi. Pag-amping kanunay, ha? Pag-amping. Oo, dili ko gusto nga na mahitabo ni mo kaya pag-amping ng bunggang-bungga. Correct. Ngani. Alvin. Bitaw. Bitaw. Oo, bitaw. Sabi ni Janet sa Viber, teka lang, ha? Sabi niya, inggit, hindi ka aasenso sa buhay mo. Pag-greet ako dito sa Mandawi, Cebu City. Janet Valeroso. Awin de la Cruz Manta. Hi, Miss Kay. Gaano man ka kasama ang si Ramal, kuya pa rin ang tawag ni Daniel sa kanya. Diba? Sobrang bait talaga niya. Diba? Yun lang po. Maraming salamat. Ibig sabihin, love you, Mama Tanya. Love you too. Nanahimik ako. Tayo na. Nanahimik ako. Nagpabebe kayong dalawa eh. Sige na yan. Tama na yan. Tsatsapatuchin ko kayong dalawa eh. Wow naman. O, diba? Totoo yan. Magandang pagpapalaki. Kahit na kabet ang kanyang ina. At least maganda yung asal. Maganda yung naging pagpapalaki. Maigi pa yung kabet. Maganda pagpapalaki. Kesa tunay asawa. I mean, ano man naiintindihan ko naman na bitter na kasi talaga tong si legal wife. Mm-hmm. Pero hindi naman dapat umabot pa sa punto na papakainin mo ng taing baka. Kasi try ko sa inyo, lagay niyo sa hindi salad. Hindi na tama yun eh. Oo, may galit ka pero wag naman sa ganung paraan. Wag mo una sa lahat, wag mo dinadamay ang bata kasi wala yang kinalaman sa naging kaguluhan ng love story niyong tatlo. Nga. Bayan. Heartstone, pasok. Hello, DJ Tanya. Ang mga kapatid po, wala po sila karapatan na mga husga. Kung ikaw man ay bastardo, hindi naman natin kasalanan. Teka. Heartstone, sorry kasi masyadong maingay yung background mo. Next time, linawan mo na lang para bunggang-bungga. Eto, pakinggan ko yung voice message ni Patrick Escobedo. Patrick. Ang inggit talaga, walang magagawang maganda yan sa buhay ng tao. Kaya tigilan nyo na yan pagiging inggitero nyo, inggitera.
Ay, yung nangyari naman sa kapatid ni Daniel, tama lang yun. Masyado kasi siyang inggitero. Be, Patrick nga po pala ulit ng Jeddah, Saudi Arabia. At binabati ko rin asawa kong si Ellen Joy ng Makati. I love you. Be. Saka yung grupo ng public agent na puro kamote sa COC. Mga kamote. Baka maposes kayo. Oo. The way not to be envious, be grateful of what you have. Simply mm-hmm. count your blessings, be excited with the achievements of others. They deserve it and you deserve you. Something else. Happy listening sa Mahaya. Hi, nakapo. Again, count your blessings from Manny. Ito si Siraj Deon. Hindi tamang mainggit ka sa kapwa mo o hindi tamang magkaroon ka ng inggit sa iyong katawan. Kasi pwede kang gumawa ng masama sa kapwa mo dahil sobrang inggit mo. Kaya dun sa naiinggit na yan, makontento na lang siya kung anong meron siya. Saka hindi rin tama yung tatay nila na may kinikilingan siya, may pinapanigan siya. Oh, lalo na kung hindi pa niya anak yung pinapanigan niya. Kaya siguro kaya naging ganun ang ugali nung naiinggit. So, ibig sabihin lang, Kabisyo Kapwa, minsan talaga nagsisimula ang ugali ng bata mula sa kanilang mga magulang. Kung papaano nila tratuhin. Doon talaga, kasi doon yung lumalaki eh. Pero syempre, sabay nga ni Tanya Chinita kanina, kung dumating ka na sa punto na may alam na... Nag-aaral ka na, nag-iisip ka na, may values, education ka na. You should know. Yes, Juliet Yanga. Si Ramal, ang sarap. Sinilasin, inggit na inggit kay Daniel. Eh, ganun talaga. Sabi dito, insecurity kills, walang magtatagumpay sa isang masamang ugali. Crab mentality it is. Rapunzel from Ormoc City. Bonggam-bongga, thank you sa mga nagpapadala po ng kanilang komento. Oy, bukas sa Friday, andyan po ako sa Budget Mart opening sa may Imol Branch Station 3, Barangay Manok-Manok, Boracay! Nasa Boracay si Tanya tomorrow. Tomorrow, alas 10 ng umaga, kasama sina Eric Santos, wow. Angeline Quinto, at ako talaga yung pinaka-aabangan dito. Ayan tayo eh. Ano oras kayo dyan? Alas 10 ng umaga, go-go-gora na kami hanggang gabi na to, pare-pare. Oy, sayang, di ako makakasama na naman. Ilabas mo ang bata sa tiyan mo. Next time. Anyway, mga nagsibida ngayong araw na ito, Danielle, Rico Pañero po ng Yes FM Manila. Si, Ramal, Diego Bandido, Love Radio Manila. Amina, Missy Hista, Yes FM Manila. Muhammad, Totoy Bato, Yes FM Manila. Tanya, Lala Banderas, Yes FM Manila. Bilang mga friends, Rica Hera and Rakitera ng Love Radio Manila and Yes FM Manila. Agent Laika Barista po ng Love Radio Manila. Bilang host, Chay Tisay, Love Radio Manila. Ito po yung mula sa panulat ni Krishna Senga. Sound Engineer, Jason Sagun, Musical Scorer, Danny Frias, Directed by Diego Bandido. O siya, magkarinigan tayo tomorrow. Kaya nga, bukas Friday. O, itatawa ka sa akin I'm going to patch myself. You should, yeah. I'll patch myself to you. Correct. Again, abangan nyo si Tanya Chinita sa Boracay, Boracay tomorrow! Sa mga nakikinig via Yes FM Boracay, hello! Hello! Pasalubong ulit! Of course! You know, buhangin like that, the air, the clouds. The water! Yes! I want the mga wine gallon. Yes, the stones, crab, and mga alamid like that. Uy! Yung ano mo, yung bagahe mo, baluti mo ng bongga. Yes, baka malagyan ng bala. Subukan nyo. Pupuntahan ko kay sa inyo. O, Tanya, kapag ka tinanong ka, anong gagawin mo sa isang bala? Lulunukin ko po, sisigaw ng Dharma. Subukan nyo, lagyan nyo, hindi kayo makakapasok ng Cavite. Papaabangan ko kayo. Luzon. Visayas. Mindanao. Worldwide. Nagkapiling na nga po, Mari Bamlap sa Love Radio Manila, ang DJ na may kay Christine Dara. Wala naman po sa YSFM Manila, ang DJ na may Tita Anya, Chinita. Na magbibigay solusyon. Sopang dramahan. Sopang yamutan. Drama na. TLC, the drama special. Interactive. Involve ka dito.